ang akala natin is nakakatulong to, actually is nakakasira po yun. Pwede pong makasira yun sa channel mismo ni Migs Molino kung ganun ng ganun ang gagawin natin. Natanggap na po namin, tinatanggap na po namin lahat po na nangyari kay Mahal. Nabanggit ko na ito sa ilang mga vlogs ko na kung bakit hindi nagsasalita si Migs Molino doon sa mga binabato sa kanyang mga accusation o yung mga issue na pilit na idinidikit sa kanya, pero wala tayong narinig kahit na maikling paliwanag man lang or anything na magdidepensa sa kanya. Okay, wala tayong narinig noon. Dahil sa nabanggit ko rin na maliit or konting paliwanag lang ang gawin niya is magkakaroon ng maraming meaning doon sa mga makakarinig at doon sa mga sumisira sa kanya. Bakit ko ito nasabi? Dahil ito yung isa sa prueba. Itong mga nabibitawang salita naman nila Jason at ng iba niyang mga kaibigan. Nila Diegong Bagsik at saka ni Jason ngayon at saka ni Enz. Okay? Although, okay, wala silang balak na palakihin ang issue, pero hindi ganun nga ang nangyayari. Katulad ng inyong nababasa na yan, ito po yung isa sa mga bagong naging content nitong si Jason na nagsalita siya regarding dito sa mga sa nakikita nyo nabanggit na yan. At ipiplay ko rin po mamaya ang video. At bukod po dyan sa nakikita nyo yan, may isa pa po akong gustong idagdag sa content ko na ito. But bago po ako magpatuloy, ako po pala si CitinShizor6 doon sa mga bago pa lang sa aking channel. And kung kayo po ay mayroong suggestion, recommendation, or any comment or opinion, please leave it on our comment section and don't forget to like and share na rin po para maging aware kayo sa mga susunod ko pang i-content. So balikan po natin itong dalawang topic na gusto kong i-discuss sa inyo. Unahin po natin itong nakikita nyo ngayon sa aking screen. Okay? Yan pong sinasabi nitong nag-post na yan is nakuha niya yan doon sa isa sa mga naging content ni Jason na in-air niya, bali in-upload niya sa channel ata ni NCTV, okay, yung kaibigan niya, na kung saan nabanggit niya nga itong mga nakasulat na yan na bakit parang may pagbabanta lagi doon sa sinasabi niya. Although, okay, lilinawin ko, para sa akin, maaaring hindi ganun yung iniisip ni Jason. Kaya lang po, ito yung sinasabi kong nabibigyan ng iba't ibang interpretation. And to me, personally, is ganun din yung naiisip ko. Ganun din yung naiisip ko. Kung gusto nila talagang tumahimik na yung mga alitan, sinasabi nilang may may gap kahit na may ibang nagsasabing wala, okay, nangyayari tuloy, parang nagkakaroon talaga ng hint yung iba na may agam-agam na talagang mayroong pang hindi nare-resolve. Although sinasabi rin naman nila na resolved na, but kasi nga yung mga nababanggit, okay, na mga malamang hindi naman sinasadya yan or wala sa ganung konstektong naiisip. Okay, wala doon sa iniisip ng mga nakakarinig. Kaya lang kasi may iba na magbibigay ng ibang meaning. Okay? So para mas magkaroon po tayo ng idea, i-share ko po mismo yung part na kung saan nabanggit talaga ni Jason Tesorero itong sinasabi nitong nakikita niyo naka-post na yan dito sa aking stream. Ano niyo po 'yan? Ayaw na namin ng gulo. Marami pa kaming nalaman tungkol kay Mahal, pero hindi na po namin yung sisiwala dahil ayaw na po namin ng gulo, kaya sana naman po tigilan na po natin ito. Tinatanggap na po namin lahat po na nangyari kay Mahal. Sana po itigilan na po natin yan, yung paninira na yan. Alam po naman po mayroon mga ibang tao dyan na gumagawa ng gumagawa ng issue para magkaroon ng content. Diba? So, yan yung reason kung bakit nagkaroon ng ganong post. Dahil nga sa binanggit na ito mismo, galing kay Jason, na meron silang mga alam. Pero ayaw na nilang sabihin dahil ayaw nilang lumaki yung issue o kung meron man. Kung marami pa silang nalalaman na maaaring hindi magandang nagawa kay Mahal, ayaw na nilang isiwalat. Kung ganun talaga yung intention nila, dapat hindi sila magbabanggit ng mga ganito. Dapat kakalimutan talaga nila yon. Okay? Kasi may mga tao talaga na kahit na hindi ganun yung iniisip, makakapag-isip ng ganyan ngayon. Okay? Example, isa na ako doon. Diba?
So nagsasalita ka ng ganito, ibig sabihin, meron pa talagang bahaw, meron pang something na nasa loob ninyo na ayaw nyo sabihin. Pero, nababanggit nyo sa mga ganitong sitwasyon. So nagkakaroon talaga ng hindi magandang impact sa side ng mga sumusuporta kay Migs at saka siyempre doon din sa mga sumusuporta kay Mahan. Kaya hindi maiwasan magkaroon talaga ng paghahati, kumbaga, dito sa dalawang fans base na to. So yun lang yung gusto kong i-share dito dahil nagiging magulo siya ngayon. So magiging issue ito ulit. Hindi ko to pinapalaki. Ang sa akin lang is, ito yung saloobin ko na sana hindi na nila binibigyan ng binabalikan. Dahil katulad nga ng sinasabi ko, oras na nagbabalik yung mga ganito, hindi maaaring hindi maungkat yung mga tapos na. So ito kasi mismo is nanggaling na naman kay Jason mismo, na kapatid ni Mahal. At nandoon pa si yung mga kasamahan nila, nandoon si Diegong Bagsik at saka si Enz din. Na sila rin mismo is nagsalita doon sa kanilang mga live streaming na ang intention nila, alam ko naman ang intention nila, magpaliwanag na hindi na palakihin yung issue. But it's how they deliver yung gusto nilang i-impart na message doon sa mga taong gusto nilang pagsabihan. Okay, huwag na nating isama yung sabihan nating mga supporters ni Migs. Yun na lang mga nag-aabang ng pagkakamali ng kada isa. Yun na lang ang i-consider natin, yung mga basher na yan, yung mga haters na yan. So isa sila sa magpapalaki nito. Okay? So kaya dapat medyo mag-iingat talaga sila sa mga sasabihin nila. Kaya yan yung reason kung bakit si Migs Molino is hindi nagsasalita. Although sobrang ako minsan below the belt na yung mga sinabi sa kanya. Na isa pa nga ako noon na nagmungkahin, dapat magsalita siya dahil nanay niya na yung medyo binastos doon. Pero nanahimik pa rin silang lahat. Kasi nga, maliit na bagay lang asabihin nila, lalaki't lalaki yun. So itong nangyaring ito is lalaki ito. Magiging malaking issue ito. Okay sana kung hindi. Kaya lang yun na nga, may nagpost na. Itong sa T-Bots na to talaga, yung maraming pinagkukunan ng source. Halos doon lumalabas itong mga issue na to. Okay? So yan lang yung gusto kong napuna. Ito lang gusto na napuna ko doon sa live na yan ni Jason doon sa puntod ni Mahal. At saka, yun nga, mayroon na lumabas na post na gano'n. Na wala man silang ibig sabihin, pero may mga taong mag-iisip pa rin. At yun nga, base na rin doon sa post na yun, nakita naman natin, na siya mismo is may tanong, pananakot ba yun? Diba? So enough for this one. At pumunta naman tayo doon sa isang topic na gusto ko rin i-share, na kung saan naman para sa akin, personally, parang too much naman ata yung gustong gawin ng itong mga supporters na to. Okay? So ipapakita ko po sa inyo yan. Ito naman po yung isa pang gusto kong i-share dito sa content ko na to. Na kung saan, maganda yung intention ng kung sino man ang grupo or mga taong gustong gumawa nito. Dahil gusto nilang paabuti ng 1,000,000 yung views ng music video ni Migs Molino. So nagbibigay pa sila ng reward na 1,000 pesos doon sa first 4 who can send a screenshot. Okay, na ini-encourage nila nga yung mga taong na gumawa ng ganitong paraan para maging makakuha ng 1 million views si Migs Molino. At meron pa mga nagsasabi na nagtuturo na clear history saka i-play uli. Okay? Ito po is base sa pagkakaintindi ko. Okay? Konting knowledge ko po about sa algorithm, about sa epekto sa analytic natin ng mga ganitong bagay. Unang-una, the intention is good, but the problem here is kaya pong pangluloko po yan. Fake engagement pong maituturing yan. Nanduroon po yan sa regulasyon ni YouTube. Ang mga fake engagement. Dahil dinadaya mo yung system. Piniplay mo ng piniplay. Yung isang video, which is yung mangyayari. Dahil gusto natin mapaabot ng 1 million views. Diba? So, i-re-replay natin yan. I-clear mo yung history, tapos i-re-replay mo ulit. But you're doing fake engagement na nun. Dahil hindi siya natural occurrence. Hindi siya na natural na nangyayari sa channel or sa videos na yon. At yan po is madidetect ng system ni YouTube. Yan po ang trabaho ng algorithm. Hindi lang po yan nagmamonitor ng mga videos natin para i-recommenda. Hindi lang po yan na basta magre-recommend. Nakamonitor din po yan doon sa ikinikilos ng channel natin at ng mga taong pumupunta sa channel natin. So matitrace at matitrace yan. And another thing is,
ito is basic lang to, na mayroon tayong kanya-kanyang IP address, yung mga internet natin na yan. So kung nasa isang bahay ka lang, kahit na 10 gadget pa yan, uuwi at uuwi sa isang IP address lang yan. Isa po yan sa pinagkukunan ng information ng algorithm ni YouTube para ma-detect kung genuine ba yung nare-receive nating views or analytic sa mga channel natin. So yun po, ang akala natin is nakakatulong po, actually is nakakasira po yun. Pwede pong makasira yun sa channel mismo ni Migs Molino kung ganun ang ganun ang gagawin natin, dahil ang purpose natin is matulungan siya. Matutulungan natin siya, but the problem here is kung paano siya babasahin ng system ni YouTube. Okay, unang-una, nag-fake engagement na tayo at hindi po nakakatulong yung pag-clear history. Okay? Dahil sophisticated po. Kung tayo po is nag-iisip ng mga bagay na pwedeng dayain ang system ni YouTube, ganun din si YouTube, nag-iisip din dyan ng paraan para ma-stop yung pangdadaya natin. Okay, yun yung po yung medyo naging ano lang ako, naging concern kasi nga sa mga ganitong usapan at sa mga narinig ko rin at nabasa ko rin na may mga ganito silang plano. Hayaan po natin natural occurrence ang mangyari. Hayaan po natin pasukin at panoorin ng normal na manunood yung mga videos natin. Hindi lang kay Mix, sa ating lahat ng mga nag-YouTube. Okay? Wag po natin ipasok sa mga ganong bagay. Maaring hindi tayo mahuli ngayon. Maaring hindi bukas, sa isang linggo, sa isang buwan. Pero namomonitor po ng system ni YouTube ang mga ginagawa natin. Bakit po ba mayroong bigla na lang nadidemonetize? Bakit biglaan na lang nawawala yung ads o nabibigyan ng strike? So mga ganyan bagay po. Ito po is konting naiintindihan ko. Okay? Regarding sa kung paano tumakbo yung system ni YouTube. Hindi ko po sinasabing eksperto ako. Okay? Ito po yung basic na inalam ko muna bago ako nag-start mag-YouTube talaga. Dahil iba na yung may alam. Kahit na yan is basic pa lang. So yung mga ganitong bagay po, kahit kanino nyo tanungin yan, ng mga may alam talaga, yung mga YouTube educator talaga, yan din po ang sasabihin sa atin. Yung intention is, inulit ko, yung intention is maganda. Pero ang problema nun is, alam ba ninyo kung ano ang magiging epekto in general sa channel natin yan? Hindi po ba? So, magiging abnormal na yan. Na kunwari ako, halimbawa natin ako, dahil gusto kong tumulong, pinlay ko ngayon yung video ni Mix Molino. Dinagdagan ko pa nung iba, dahil gusto kong tumaas yung view niya eh. So, ipiplay ko siya. Katulad ng sinasabi, i-clear ko yung history. Ipiplay ko uli siya. Pag ginawa ko yan, halimbawa ng isang oras ng ganon, sa palagay nyo, hindi madidetect ng system ng YouTube yan? Sa palagay nyo, hindi anomalies namang ituturing yan? Which is yun yung hinahanap. Isa sa trabaho ni algorithm ang maghanap ng anomalies natin at magrekomenda. Pero oras na mapansin yan, ba parang paulit-ulit na ito. Same IP address, kahit nasabihin natin ibang gadget mo pagamitin yan. But it still end up nag-iisa kayo ng IP address. At pareho kayo ng mga ginagawa. Dahil paulit-ulit yung piniplay. So, isipin nyo na lang, common sense, kayo ba gagawin niya? Kung kayo is natural viewers? So, yan lang po yung gusto kong i-impart regarding dito sa mga ganitong posts at doon sa mga iba ko pang naririnig nga. Na ganun nga, clear history, at replay ulit. So, doon sa mga medyo mga kakatinamaan ko regarding dito, pakiintindi nyo po. Okay? I need your open mind to understand kung ano po yung ibig kong sabihin. Kasi papasok po kayo sa fake engagement, at the same time, baka ma-red flag ang channel ni Mix Molino. So, hanggang dito na lang po muna, and katulad po ng aking mga dating mga videos na I highly recommend po si Mariano GTV, napasyalan niyo po siya. Isa po siyang Aita na nainlam sa isang taga-syudad na babae, si Cindy, at nagtayo na sarili nilang channel. Na ngayon is full-time YouTuber talaga sila, at ang content nila is mostly cover songs, personal vlogs, travel vlogs, and nagla-live streaming din po sila. And sa live streaming po nila is, yun, kumakanta-kanta rin po sila, and something about their personal effects din ang kanilang mga topic, kumbaga. So kung medyo
interesting po para sa inyo, so paki-subscribe na rin po siya. At malaking tulong din po yun sa channel nila. Pero huwag niyo pang i-play ng i-replay yung kanilang mga video dahil baka po malagot yung channel nila. So hanggang dito na lamang at maraming salamat.